Pfizer vaccine para sa mga bata edad 5 hanggang 11 taong gulang. Magkukulong ang National Vaccination Operations Center para sa mga estratehiya sa pagpapakuna. Ng pulutan, mga kasi nasa 2.6 million karagdagang doses ng vaccine contra COVID-19 lang ang naituro sa ikatlong National Vaccination Day. Higit kalahati lang ng 5 milyon na target kahit na dinagdagan pa ang mga araw ng bakunahan. Samantala, nasa 39 na bansa na ngayon ang tumatanggap ng vaccine certificate ng Pilipinas. Makamakailan at pagkakulaan. Pinahaboy pa rin ngayon ng mga lokal na pamahalaan ang backlog sa mga request ng vaxxers. Matapos yung mga magreklamo sa encoding ng impormasyon. Ibigay natin sa kay JRP Lucky ang listahan na may mga backlog. Umikilip na po, nagsatagsat na po sila ng mga tao. At salamat pala sa nagbigay ng itik kay Ma'am Ban. Marami na makakuha, so konti na lang kailangan nila kapunin na taklan. Para sa ginama na. 1.9 million na ang napapakunahan sa bansa. 9.3 million dito ay nakatanggap na ng booster shot. Buena ko, ABS-CBN News. Nag-inspeksyon ang Department of Trade and Industry sa Makati City kanina kung saan na lamang kasuna o walang safety seal ang ilang establishmento. Bagaman hindi mandatory, pinag-aaralan na ng gobyerno kung ano ang mga restriction sa mga negosyong ayaw kumuha ng safety seal. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Unang ininspeksyon ng grupo ng DTI ang fast food na ito. Pasok naman ang pinatitipad na ng protocol, pero kaya magpunta ng chili, hindi na pili sa mga bati. Pero nagyari sa pag-manager, nakakuha na pala sila ng papo. Ano na po sa mga hang? Allergic. Ang maliit na pwesto ito ng baked products, aso nila ang CCC, ay pinapihan niya agad ng bonanit na pinilihan na. Wala rin ang apoy sa CCC ng delivery company na ito na sinilip din ang DTI. Nakakaunti lang ang mga establishmento na nag-renew ng safety seal, hindi pa maipaba sa alert na buwan ang Metro Manila. Si Sammy Boy. Kaya kung DTI at mga operators sa mga negosyante ay kumuha na ng safety seal. Sana they understand rin, nakasama yun dun sa considerations natin for lowering the alert level to alert 71. Kaya mag-apply na sila kung gusto nilang maging 100% operating capacity na tayo sa lahat ng business establishment. The safety seal will give them additional 10%. So malaki din siya. Palagi namin sinasabi yung importansya ng safety seal sa business nila. Pero ang iba naman, gaya ng supermarket na ito, pati na ang sinihan, no one seat apart pa rin ang seating arrangement at nail salon, updated na ang safety seal. Ang hardware station naman, walang safety seal, pero mag-a-apply na rin sila sa DTI. Nagadagan po. At least visited na kami, so we know na we are compliant and we have the necessary tools para talaga magkaroon ng safety seal. Hindi kasi mandatory, kaya pinag-aaralan na ng gobyerno ang magiging restrictions ng mga negosyong walang safety seal kapag naibaba ang alert sa level 1. Hindi naman yan para sa government eh, yung implementation ng... Masarap na naman to sa imperador. It's for the business and the customer. LTU ay nagbibigay ng libreng safety seal para sa mga restaurants, malls, wet markets at iba pa. DTI naman ang mga supermarkets, pagkarya, salon, hardware at convenience stores. Pero ang tanong, pinapansin nga ba ng mga ordinaryong tao ang safety seal? At alam ba nila ang kabuluhan ito? Yes, sabi ni Cherry Pie, na gaya ng ibang tao ay talagang sinisipat kung may safety seal ang pinapasukang establishmento. Para rin po yung sa kaligtasan natin, para rin po sa kalusugan natin yung. Kasi kung wala po yung mga ganun, paano na lang po, di dadami pa rin po yung case natin. Importante ang ano eh. At nung paminta, o. Ha? Ganyan. Ano? Paminta na po. Paminta. Dahon laurel. Ato, sa bulutangan sa brown, paluyos ang oval pin. Sa mga patayan, para maibaba ang aberto. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Pinihayag ng Department of Health na wala pang napag-uusapan kung magpapatupad ng travel ban ng hindi ka nagbutang ano? Dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 doon, ayon po kay Health Secretary Francisco Duque III, malalaman ito sa pulong ng Interagency Task Force. Pero po ang hopeful ni
mismo ang magsasara ng kanilang border ay re-respetuhin naman umano ito ng pamahalaan. Tapos ito mabadi. Sa makala, nakakabilang na ang Pilipinas sa listahan ng Vaccinated Travel Lane o VTL program ng Singapore sa Marso. Ang VTL ay nagpapahintulot sa mga bibisita doon na huwag nang mag-quarantine. Kailangan lamang ay may vaccination certificate, negative RT-PCR test, at travel insurance. How does it feel like to be 18 now?